na Rondon ay nagkakaisa para siguruhin na hindi pumasok sa amin ang ating ito tinatawag natin kinakatakutan natin COVID-19. So sumusunod tayo sa protocol. We are imposing very strictly home quarantine. We are stopping all works practically. Walang public utilities, etc., etc., etc. Probably this time, we are already here that there is already the start of playing more from our formal and informal workers in the field. Paano kami mabubuhay kung wala kami pagkakakitaan? In the news, formal workers, and who are these? These are the workers working under the company. Yan yung mga regular. Kung sila yung mga nagtatrabaho sa mga contractors, yung mga establishments, yung mga regular, there is a procedure how they could avail of the 5,000. But please understand that we have more informal workers. And who are these? These are the displaced, disadvantaged workers in our barangay. Ang mga motorsiklo. Kung motorsiklo na ang pinagkikitaan lamang ay kung ano ang pinitain nila sa isang araw. At dahil bawal ang trabaho, wala na talaga pagkakakitaan. Hindi sila pwede magtrabaho sa labas dahil bawal na pumunta sa labas ng bahay. So I'm very happy to report today that our Congress of the Philippines, through our Speaker and our Second President, have pushed DOLED to allot and release immediately what we call the fund for the Dupad. I request my staff to give in to the mayor's now, respectively. Dear Mayor, you will know I messaged you this morning. Please inventory all your depressed workers who have no more work. Preparatory to when this is released, it was signed last night. And it will be published and after 3 days, that will be already effective. So sana, by the time, ready na tayo kung sino-sino yung pwede natin dapat nabigyan. The guidelines are very, very strict. The procedure on how you will determine sino ang recipients are also furnished to you. Initially, person working, by the way, that's why I think we are called to a special session, I don't know tomorrow or on Monday, because it is our intention to precisely augment this situation. Ito yung atin natin lang po. Nandiyan na, mayroon na tayong affected na 200 plus na tao. Marami na rin affected na mga workers, health workers especially, who are caring for them. Pero hindi pa natin nadidetermine ilang kababayan natin ngayon ang nagugutom at magugutom in the next few days dahil sa kawalan na trabaho. Kaya, I'm very happy that my neighbors are coming here. Kalina, si Park Art, if you still be, if you could pass on, but sabi ko Park Art, today we will have to discuss a very, very important thing because ayoko magkaroon tayo ng chaos dito sa probinsya ng Rondon. Marami pa tayong pag-usapan, gaya na. Tayo ba tayo magpapakas dito sa mga drivers o sa mga cargo trucks na pumupunta dito sa atin? Ang sinasabi pa ng ating Pangulo, eh yung may mga pagkain na ang papayagan, kung hindi pagkain na hindi papayagan. I think our President already said last night, and if I may, quote him, do not make the quarantine more difficult for the people than it is already. LGU should take note of it. If you go beyond the standards that we have set,
And what are the standards? His pronouncements. EO, the Declaration of, how do you call this? The Declaration of Calamity, etc., etc. You are abusing your authority. And he was on this, pinpointing directly on the movement of Don Carlos. Ngayon, napakaraming checkpoints. Pag pagkain, gusto, pero kung karga hindi pagkain, hindi pinagalang gusto. But the rule is, movement of Carlos and police are to be parang. But, however, but strictly enforced and quarantined, naturally, doon sa mga drivers, on the court of policy. So, bakit dapat ganito? Isipin nyo na lang, a provision ng Rondon, unfortunately, we were considered as part of Luzon. When in fact, we are technically not in the island of Luzon. Anong kahirapan natin? Sa Luzon, wala problema. Dahil may mga craft sila, mapili magdala ng mga pagkain anywhere from Aparitown to Ibon, etc. Ay dito sa atin, kung ang ating papayagan na ay mga sasakyan na may kargang pagkain na, ay kung isa, dalawang kargang, ito ba ito ang mga magdala niya dito sa atin? Kasi hindi tayo? Pag hindi mo ang doktor na kailangan tumalit ang pretendis, wala kayo masakyan. At kung mga kailangan yung ipakil sa RITM, wala tayo mapagdadalhan ng mga pagkain. Para makakasasakyan mo ang mga doon sa Luzon. Sinaswerte, magkaproblema doon sa mga doon, magkaproblema sa Luzon, they have the right transportation. Meron pa tayo dito, kung walang plano. Wala na tayo ng plano, etc. etc. So I believe, my dear mayors and members of this interagency, last words, we have to look into this on the whole sentence. Sabi mo nga, I comment our report the best. In fact, I'm so happy and I'm still praying na huwag sana tayo tamaan ito minted na COVID-19. And I believe because of your sacrifices, we should be able to control it. But looking at the bigger picture, we have more people, our kababayan, to lead them angry in the next 1 week to 10 days. Mag-aalala mo yun. Thank you very much, Governor. Because you have anticipated it, you told me that you are starting to package. I will be very proud of you if you are on place and ensure that may makapagkain na rin. Probably the engineers should look into that already. The president already declared the state of calamity. You don't even have to. But if you need to declare, declare. The more important is kailangan na ilabas ninyo yung QRS. If we respond what, that you can utilize to purchase whatever is necessary. Ano naman ang mangyayari kasi sa atin kung nabuhay na, kung hindi na nadagdagan yung mga may sakit, pero ang daming mga mamamatay sa buhay. My friends, we have to be realistic. Yan siguro ngayon, and the governor, has already spelled over kung ano ang mga protocols na dapat tingnan natin in the next few days. Dapat siguro, because respect of my dear neighbors, members of this interagency, pag-usapan din natin kung paano tayo kumalawas na addressing not only this, but the whole concern of the province of Roma. Of course, primary and more importantly, nakuha po sa atin ang sakit na COVID-19.